Ay, kumusta mga Koldy Boy? Isang pinagpalang araw sa inyo lahat sa Pilipinas. May papakita ako mga Koldy Boy, ha? Itong kanang kamay ko, meron siyang PPE guys, right? Ngayon, nahawakan ko yung kutsilyo. Alam ko naman na alam ninyo na itong PPE na to ay pinoprotektahan yung kamay ko sa injury na dulot, na maaaring idulot ng kutsilyo na to. Ngayon, kung ito naman nahahawakan ko sa kabilang kamay, na walang PPE, of course, prone ako sa injury, di ba? Pero sa atin sa Pilipinas guys, hindi naman natin ginagawa yan actually, di ba? Even ako, nung ako ay nasa supermarket pa nagtatrabaho, hindi naman talaga ako gumagamit ng PPE. But yan ay nakasanayan ko na. Pero hindi nga natin naiiwasan na tayo kung minsan ay nasusugatan. Ngayon, ano bang gusto kong ipahiwatig or ano ba yung gusto kong ipunto sa sinasabi ko? Remember mga kabayan na kapag kayo ay madideploy na dito sa Bansang Canada, particularly in Cargill High River or in Cargill, Ontario, or kahit sa ang industrial meat plant, always bear in mind na kayo ay magsusuot ng personal protective equipment. Dahil maaaring mag-cause ng injury yan just in case hindi kayo makapagsuot, and maaari din kayong magkaroon ng tinatawag na sanction, first warning, second, and then up to suspension. And kung yan ay patuloy mong ginagawa, na mahuhuli ka na gumagawa ka ng unsafe practices katulad ng hindi pagsusuot ng PPE, maaaring mag-result yan for your termination. So yun, tandaan ninyo mabuti guys ha, nasa Pilipinas pa lang kayo, nasa mindset nyo na ang paggamit ng mga PPE. Wizard gloves, mesh gloves sa kabila. Siyempre, wizard gloves bago mag-mesh gloves. And then yung rubber gloves, wizard sleeves kung meron kayo. Yung iba, full body mesh. Okay? Yung iba naman, katulad sa amin, body mesh with apron, rubber boots, hard hat kung hard hat ang gamit mo. Sa akin is hockey mask for protection sa sipa ng baka, and goggles, safety goggles or safety glasses, syempre kung required sa inyo yan, and hairnet, syempre for food safety, kinakailangan din yun, earplug. So yun, I hope wala akong na-miss mga kabayan ha. Kinakailangan aware tayo mga Koldy Boy, okay? Tayo or kayo na nasa Pilipinas na malapit nang ma-deploy dito sa Bansang Canada, yan pa lang, alam nyo na dapat ang gagawin ninyo, okay? Iwasan ninyo na humawak ng kutsilyo without using safety or PPE, okay? Never nyo nga hawakan ng kutsilyo dito sa planta. Just for example, nandyan na kayo sa line. Hahawak kayo ng kutsilyo na walang PPE and nahuli kayo ng supervisor, lalo na ng safety officer, maaari kayong ma-suspend mga Koldy Boy dahil yan ay ano, mabigat na kaso yan, unsafe practices. So yun, I hope kahit paano meron kayong napulot na aral and meron kayong napulot na idea sa nabanggit ko para sa inyo yan mga kabayan, lalong-lalo na yung mga mali-deploy dito sa Bansang Canada, particularly in High River. Okay, so meron pala akong sasagutin ng mga katanungan ng ating mga kabayan, and aside from that, meron din akong i-share sa inyo na isang butcher hacks mga Koldy Boy na nagamit ko before nung ako ay nagtatrabaho sa supermarket. So yun, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-click mo notification bell para lagi kang updated sa mga videos, updates, and knowledge na akin na-upload. Sama-sama tayo magkaroon ng bagong kaalaman. Nang sa ganun pangarap ay maisa katuparan. Ang tabay lang para updated ka sa kaganapan. Araw-araw sa grupo na to na ang pangalan. League of a Filipino, Filipino. League of a Filipino, Filipino. League of a Filipino, Filipino. League of a Filipino, Butchers. Okay mga Koldy Boy, sa mga hindi nakakalam ha, well, nung ako ay nasa Pilipinas, lahat halos ng aking experience is galing sa supermarket. Robinson, SM, Pure Gold, and San Roque, and nagtrabaho rin ako dyan sa Mindanao mga kabayan ha, Pagadian, nagtrabaho ako dyan. Nag-head butcher ako dyan sa Pagadian mga kabayan ha, siguro mga mahigit isang taon din. Ngayon, may papakita lang ako sa inyo. Ito para lang naman ito sa mga hindi pa nakakalam ha. Particularly sa mga bago sa industriya ng pag-butcher. Well, isa lamang mga butcher hacks mga Koldy Boy. And I hope ito paano makatulong din.
Na meron ako ditong apron. Ito pang ano lang to, ah. Apron sa kusina. Ngayon, gumagamit ng bone saw machine, ah. Okay. Mapapakinabangan niyo itong butcher hacks na ito. Okay, just in case lang wala kayong ilalagay na plastic sa inyong apron or sa katawan ninyo. Siyempre, kayo ay naka-uniform, lalo na kung nasa mga mall kayo naka-assign. Ngayon, just in case lang hindi nyo nasuot yung plastic na apron, ha, maaari ninyong gamitin ito na pang tanggal na mga sodas na nagtatalsikan. Just in case lang, naghiwa ka ng deli na frozen, mayroong nagpa-cut sa'yo, nagpa-customize ng medyo maninipis na cut and frozen, of course, bone saw machine ang gagamitin mo. Maaaring mong magamit ang butcher hack na ito, mga oldie boy, ha? Ngayon, sa supermarket, syempre, hindi naman mawawala yung tinatawag na plastic labo. Ngayon, ako, ito, hindi to plastic labo, totally na katulad sa supermarket, ha? Medyo makapal ng konti. Ngayon, just for example lang, nahiwa ko yung slab ng belly, okay? Hiniwa ko na, okay? Nilagyan ko na siya ng guide or even walang guide. Basta't kaya nyo lang kontrolin yung pag-slice sa tamang kapal. Of course, automatically magtatalsikan yan dito, guys, di ba? Liparan yan dito. Ngayon, sa mga hindi nakakalam, ha, huwag nyo agad pupunasan ng ganito. Okay? Kung minsan hindi tayo nakagamit ng apron, hindi natin maiwasan, ha, hindi natin nagamit ng apron, nakapag-bounce tayo, siyempre talsikan yan. Or even may apron ka, talsikan talaga. Ngayon, ano ba ang magandang paraan para hindi magkalat sa katawan mo yung mga nagtatalsikang sodas? Ito, guys. Ito gagamitin nyo. So, ang gagawin nyo lamang, just for example, may plastic labo. Kunin nyo lamang ito. Ito yung ipapapagpag nyo, guys. Ganyan. Ipapagpag nyo ng ganyan, guys. Okay? Subukan nyo gawin yan, guys. Hindi magkakalat ng sodas. Ang sodas mismo, maglalaglagan lang yan. Katulad na nabanggit ko, ito. Papagpag nyo lang. So, yun mga oldie boy. I hope paano may natutunan kayo ng konti dyan sa aking na-share na butcher hacks, ha? Well, ano ko yan, guys, kumbaga, experience ko yan before na ako pa ay nasa mga outlet. So, yun, dumako tayo sa katanungan ng ating mga ka-wildy boy. Okay, mga ka-wildy boy, dumako tayo sa tatlong katanungan ng ating mga kabayan. Unang tanong, Boss Wildy, good evening or morning na ba dyan? Okay, pwede ba magtanong, nakakaabala ba? Pag nag-change ako ng status sa aking documents, let's say na ikakasal ako by this year, dapat ipasa ko ba agad ang changes sa agency? Ano ang gagawin ko? Hingi po ako ng advice. Okay. Napaka-importante na i-update mo lahat ng iyong status. Tama ka. Dapat mong i-update sa agency yan. And huwag mong isipin na nakakaabala. Okay, remember, yung pino-forward mo is your personal information, personal details. Kapag yan ay nakarating sa employer, kinakailangan niya na i-updated. Regardless kung sa status ba yan, sa employment history mo yan, sa certificate of employment mo ba yan, or address, contact number, email address, lahat yan dapat updated. Kasi kagaya nga nabanggit ko in my previous video, kinakailangan reachable, and kinakailangan yan ay true and correct, and syempre dapat updated, okay? Dahil kung merong tatawag tayo na kung meron mga magaganap na background checking, of course hindi maliligaw yung tatawag or yung mag-i-email. Okay, so sa status mo, just in case lang na ikaw ay magiging married na from being a single, automatically, while you are on process, i-update mo ang agency. Okay? So yun, I hope kahit at paano, nakatulong and naunawaan mo yung sagot ko. Okay mga kaldoy, pangalawang tanong. Really good day, ask ko lang po, yung dati kong company, sarado na po since 2015 na po. Pa po, 2013 po ako nag-work doon, October to December, hindi po ako nakakuha ng CUE ko. Sa company, paano po kaya yun? Not existing na po yung company ko. Hiningan po ako na magsasign ng COE ko pero wala po akong may provide since sarado na. Okay? Before nakagawa na ako ng content regarding this kind of situation or this kind of concern, naandyan sa description na ilalagay ko yung content, yung link ng content and pakipanood mo na lang. Naandyan yung explanation ko and naandyan rin yung sample ng explanation letter just in case lang wala kang may provide na certificate of employment. Okay? Take note, ha? This is particularly sa mga applicants bound to Cargill, okay? Sa mga nag-a-apply sa Magsaysay Global. So yun, I hope kahit paano nakatulong yung sagot ko sa'yo. Proceed tayo sa last and final question. Okay.
Sir Wills, ask ko lang po ngayon, compulsory na po ba talaga ang NC2 slaughtering kahit butchering ina-applyan mo, kahit din almost 10 years na experience mo sa pag-butcher? Okay, major related yung tanong mo sa aking previous content. Kagaya na nabanggit ko ha, lahat ng mga nag-a-apply, kailangan maging aware muna kayo kung ano ba yung requirements ng agency, ano ba yung mga qualifications bago kayo mag-apply. Hindi naman lahat ng agency nagre-require ng NC2. Particularly, yung mga agency bound to UK. Kinakailangan nyo lamang i-provide yung mga video presentation na nagpapakita na kayo ay skilled butcher. Slaughterman ka ba? Deboner ka ba? Meat cutter? Lahat ng klase ng skill ng isang butcher. Kaya mo mag-debone, mag-breakdown, kaya mo mag-trim, kaya mo mag-cut, gumamit ng mga machines, bone saw, meat grinder, or even yung mga ginagamit ng mga slaughterman, splitting machine, or yung split saw, and knocking gun, and kung ano-ano pa mga kabahay na. So yun, tandaan mo lamang palagi ah, kahit na ikaw ay 10 years or even more yung experience mo, kung ikaw ay pinapag-provide ng agency, kinakailangan mong sumunod. Kung yan ay kasama sa requirement, hindi mo sila kinakailangan questionin. Okay? Kung gusto mong ikaw ay maging isang applicant or kung gusto mong ikaw ay maging qualified applicant at ikaw ay magkaroon ng chance na ma-deploy. Okay? So, I hope kahit paano naunawaan mo and I hope nakatulong yung sagot ko sa'yo. Kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos and updates na aking ina-upload. And don't forget to give a thumbs up kung sakaling nakatulong sa iyong video. Make a comment and suggestion. Ilagay nyo lamang yun sa ating comment box. And pakishare natin po para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. So paano? Kita kita sa akin next video. Stay safe and God bless mga kabayan. Bye-bye mga kawili boy.